Tatlong bata ang nasawi dahil sa sunog na naganap sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. May detalye si Ferdinand Libor. Tatlong bata ang kabilang sa mga nasunog matapos sumiklab ang apoy sa Purok Talaba, Barangay Kamanga, Bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kinilala ang mga bitimang nasunog na sina Marvin Bitsusa, 3 taong gulang, Clark Lane J. Perolino, 4 na taong gulang, at si Princess Genevieve Bitsusa, 8 taong gulang. Ayon kay Chief Inspector Junicio Cayudong Jr., City Fire Marshal, sumiklab ang apoy bandang alas 9 ng umaga kanina sa bahay na pag-aari ni Bimbo Bitsusa, kung saan nasa loob ng bahay ang mga nasabing biktima. Dahil gawa sa light materials ang nasabing bahay, kaya't mabilis itong tinupok ng apoy at kasama sa mga natupok ang mga biktima. Reported sa Pagadian Central Fire Station at around 9:20 AM, no? Pag ang report dili balay, no? Budiga daw sa certain, ano? Oo. Tapad na sa budiga. Budiga. So, sigun sa investigasyon na, na itulog ka bata nga napilin sa balay, may ang isa disable. Ang isa tulog ka tuig, ang isa upat ka tuig. Ayon naman sa ama ng biktima na si Bimbo Bitsusa, tanging ang nakakatandang kapatid lang umano ang naiwan sa kanyang maliliit na anak dahil nagtatrabaho siya sa Pagadian City. Sa alat sa ransira nagpuruan man dito ng construction ba? Sa construction ka katrabaho? So tuwa ka dito hitabuan? Dito na ako sa trabuan ako sir. Isa man nabili sa balay? Magulang dua. Dayon? Asa hitabuan na yun? Umut kibiyaan siguro na sir. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmula ng sunog maging ang halaga ng pinsala nito. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa Igilus, Ferdinand Libor, I am 1 with 25.